Ang tatalakayin naman natin ngayon ay ang DMS o mas kilala bilang Davao Metro Shuttle. Alamin natin anong taon sila nagsimula, ano na ang kanilang narating, ang mga bagong ruta na kanilang binuksan, at ang kanilang mga subsidiary bus company. Pero bago yan, intro muna tayo, mga kabus fanatics. Kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell for more videos. Ang Davao Metro Shuttle ay tinatag ng dalawang businessman na sila si Rinaldo Alba at si Rinaldo T. Oy noong 1995, 27 years ago, bilang isang local taxi ng Davao City. Isang taon ang lumipas noong 1996, nagsimula ang bus operation ng Davao Metro Shuttle gamit ang kauna-unahan nilang mga bus units ng Nissan Diesel na air-conditioned bus para sa rutang Davao City to Digo City vice versa. Dalawang taon ang lumipas, pinalawak pa nila ang kanilang serbisyo sa Davao City to Tagum City vice versa gamit ang 20 unit ng non-air-conditioned bus. Sa taon ding ito, mas pinalawak pa nila ang kanilang mas nga serbisyo na binuksan nila ang rutang Davao Kidapawan vice versa gamit ang mga Daewoo bus. Lumipas ang ilang taon, patuloy'ng lumago ang Davao Metro Shuttle at pinasok na rin nila ang rutang Bansalan, Malita, Muncayo, Compostela, New Bataan at ang Laak. Sa taong 2008, ang Davao Metro Shuttle ay bumibili ng mga Golden Dragon bus na sila ang kauna-unahang gumagamit sa Davao City. Sa taong 2010, bumibili na naman sila ng mga karagdagang mga units ng Yungtong bus. Ang Davao Metro Shuttle ay hindi lang mga bus, meron din silang mga minibus na mga units na ginagamit sa araw-araw na pagserbisyo. Ang kanilang mga minibus ay binubuo ng mga units ng Hyundai na air-conditioned bus, Yutong na air-conditioned bus, Golden Dragon na air-conditioned bus. Taong 2017, ang kumpanya ay nagtayo ng subsidiary bus company, ang GU Mindanao Tours, na sinusuportahan ng Department of Tourism na target buksan sa susunod na taon sa buwan ng Marso sa rutang Bukidnon, Cagayan de Oro at Butuan. August 2017, ang GU Mindanao Tours ay nagsisimulang nagserbisyo sa rutang Davao Butuan na sipit gamit ang mga Golden Dragon bus. Sa buwan ng November 8, 2018 ay pinalawak pa ang serbisyo ng GU Mindanao Tours na binuksan nila ang rutang Butuan, Bislig vice versa gamit ang mga bagong bili na bus units ng Golden Dragon Luxury bus. Ang Davao Metro Shuttle ay meron din mga rutang para sa syudad lamang o ang tinatawag na City bus. Noong binili nila ang Anil Transport noong September 2019 at ginamitan nila ito ng mga units ng Volvo Bus, ang kauna-unahang bus company na gumagamit ng Volvo Bus sa Mindanao. Dahil gusto pa nilang mas mapalawak pa ang kanilang serbisyo sa mga tao gamit ang maganda at dekalidad ng mga bus units, sa kauna-unahang pagkakataon ang Davao Metro Shuttle ay nagbukas ng bagong ruta sa labas ng Mindanao. Noong July 5, 2019, ang Davao Metro Shuttle nagbukas ng bagong ruta sa Eastern Visayas, particularly sa Leyte, gamit ang Yutong na Ordinary Bus at Golden Dragon na Air Condition Bus. Ang Davao Metro Shuttle ay naglunsad ng pinakamahabang ruta sa buong Pilipinas na inacquire nila ang rutang PITX Davao vice versa early 2021 sa LTFRB. Binuksan ang rutang ito sa publiko noong June 15, 2020 sa PITX papuntang Davao at sa June 2022 to Davao PITX gamit ang 15 units na Taco bus na galing pa sa bansang Vietnam. Ang Davao Metro Shuttle lang ang pinakaunang bus company na gumagamit ng Taco bus sa bansa. 27 years na nagbibigay serbisyo ang Davao Metro Shuttle sa araw-araw. Patunay lang na malayo na ang kanilang narating. Dahil sa ngayon, ang DMS o Davao Metro Shuttle ay nagsiservisyo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang punong tanggapan ng Davao Metro Shuttle ay nasa Ikolan, Matina, Davao City. Sa ngayon, Davao Metro Shuttle ay patuloy na lumalaki ang kanilang kumpanya gamit ang mga moderno at banyong mga bus sa araw-araw na pagsiservisyo sa kanilang mga pasahero. At yan ang kwento ng Davao Metro Shuttle. Sana nagustuhan ninyo. Kung may kulang man o mali, i-comment lang sa ating video. Hanggang dito na lang, mga kabus fanatics. Hanggang sa susunod nating mga video.